Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Okay, yan po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lahat po lilipas. No matter kahit gaano kaganda ang isang bagay, no matter kahit gaano kapopular, malalaos din, basta lahat lilipas. Pero may nakalagay po sa Biblia na hindi lilipas. Alam po ba niya kung sino? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Good morning po sa ating lahat. Join me sa pagtalakay natin tungkol sa katotohanan, or should I say sa iba, isang masaklap na katotohanan ng buhay, ang paglipas ng lahat ng bagay. But, despite of that, meron pong hope ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Simulan na po natin. Ang Biblia ay punong-puno po ng mga promises ng Panginoong Hesukristo. At ang maganda po nito, kung ikaw ay mananampalataya, alam mo ang mga pangako na yon. Hindi ka mananangan kung ano yung nakikita ng mata mo. Hindi yung nakikita ng mata mo ang pagbabalingan mo, or should I say, pagbabasihan mo para maging maligaya at para maging masaya ka. Kasi pagka ganun, ang mangyayari, may tendency, you will compare yourself sa ibang mga tao or even sa mga ibang mga Kristiyano. Bakit sila ganun? Bakit ako ganito? But kung alam mo ang katotohanan, kung sino ang hindi lumilipas, kung sino yung nananatili at mananatili na kasama mo forever, walang iba kundi ang Panginoon Hesukristo, well, nasabihin ko po sa iyo, taglay mo ang pinakamasaya, pinaka-fulfilled na buhay sa buong mundo. Sapagkat ang tangi lamang po magpo-possess ng ganyan ay ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang padideceive sa itsura ng tao. Ang itsura ng tao ngayon, maalim mo, sila ngayon ay popular, mga sikat sila, pero pagdating ng panahon, kumukulubot, tatanda, kahit ano ang gawin nilang magparitoke, kahit anong gawin nilang magpa-plastic surgery, matanda, kung matanda, matanda pa rin. Amen? Sapagkat ang tangi makakadama lamang ng fulfillment ng buhay na ito ay ang mga taong nasa Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po yung mga hindi tumitingin sa outer appearance ng tao. Alam po ba ninyo, nakalagay po sa banal na kasulatan, nung ipahanap ni Yahweh or ni Jesus Christ, Yahweh si Jesus Christ Old Testament, yung next king na kanyang i-anoint dahil pasaway nga si Saul o si Saul, yung kanyang inutusan na propeta, si prophet, ano yata yun, Samuel, ano, hinanap niya yung mga kandidato na pwede maging susunod na hari ng bansang Israel. So, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa household ni Jesse. Sapagkat isa sa kanyang mga boys, isa sa kanyang mga anak, ang aking napili, or should I say, aking nahirang para susunod na pinuno o hari ng bansang, yun nga po, Israel. And then, what happened was, pumunta siya doon sa tahanan nila, pinalabas niya yung mga anak ni Jesse, tinignan niya, ito, magandang lalaki, matipuno. Malamang ito na. Then sabi ng Panginoon sa spirit sa kanya, nope, hindi yan. Then pumunta naman sa isa, hindi rin. Oh, ito Lord, maganda ito, talagang medyo nakikita ko matalino, may ganun-ganun. Hindi rin yan napili. Then, wala doon sa bahay yung napili niya. Okay? And, nung paglabas niya ng bahay na yon, sinabi ni Jesse, meron pa akong isang anak kaya lang wala dito. Nagpapastol siya. Oops, tanda niyo, nagpapastol. Tanda po niyo, kanino po larawan niyo nagpapastol? Tama, sa Panginoong Hesukristo po. So, nagpapastol si David, no? Tapos, parang sa tingin ko ha, dadaanan lang siya ni Prophet Samuel. Pero sabi ng Panginoon, i-anoint mo ang batang yan. Siya ang napili ko. Amen? Ayun. At alam po natin ang history, in-anoint niya itong batang ito at pagkatapos noon, napatay niya si Goliath. Di ba? Ibig sabihin noon, huwag tayong titingin sa outer appearance ng tao. Kasi, tinitingnan ni Samuel, masyadong bata itong
si David during that time. Kaya ang kanya sa isip, yung mas may edad doon sa batang yon at matipuno. Okay. At ito pa nangyari, nung si Goliath ay naghahamok or nagwawala, di ba, doon sa isang lugar sa Israel, doon sa kanilang ano, kasi during that time po talagang tinatakot-takot sila ng mga Philistines. At si ano, at ang pinaka parang i-present nilang parang pinakapinuno nila during that time kasi nga malaking tao, itong si Goliath. Pagkatapos na ganyan, sino ang lalaban sa akin? Ganun. Pagkatapos, sabi ni David sa kanyang mga kuya, ako ang lalaban. Umuwi ka na nga, sabi ng isang kuya niya. Umuwi ka na nga doon, wag ka na nga nakikialam dito. Pinapauwi siya. And then, alam natin ang history. Piniyagan siya ni Saul na siya ang lumaban kay Goliath using a sling and a stone. So, na-defeat niya si Goliath sa pamamagitan ng bato. Rock. Tandaan po natin, the rock represents Jesus. The Lord Jesus Christ. If you have your rock with you, then panalo ka sa buhay na ito. Yes, ang buhay na ito parang Goliath para sa bawat isa sa atin. But, thank you Jesus, I have my rock. The Lord Jesus Christ himself. So, ganun po. So, ano pang point natin dito? Mostly, ang mga tao tumitingin sa outer appearance. Ah, maganda yan. Alam mo, may nagkwekwento nga po sa akin. Sabi niya, dito sa Pilipinas, maputi ka lang, mestiza ka lang, artista ka na, maski hindi ka marunong umarte. Ano. Alam mo, may bahid ng katotohanan niya. Nakita niyo yung mga nagba-viral dito sa social media? Halimbawa, nakita nila nagtitinda ng ganito, ng ganyan, tapos maganda. O pagkatapos nagba-viral na, di ba? Tapos, ito pa po, dahil maganda siya, yung mga tao, gusto nang tulungan ngayon yun, yung maganda. E ang akin lang naman, paano naman yung mga ibang mga tao na hindi maganda na nangangailangan din? Di ba? Isipin po ninyo yan. Ibig sabihin talaga ang tao, ang mundo, tumitingin sa outer appearance. Lately, may nakita po ako, hindi ko na mababanggitin, pero dito rin po sa social media eh, parang may naispatan daw, nasa jeep, guwapo, may itsura, tapos nagtitinda, tapos makikita mo sa comment, gusto nila agad tulungan kasi guwapo. Paano naman yung mga hindi guwapo na nangangailangan? Alam mo, makikita po talaga ninyo rito, totoong-totoo ang Biblia. Totoong-totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga tao, they're looking for the outward, you know what? Outward form. Diba? Appearance ng tao. Hindi naman nila tinitignan yung talagang pangailangan. Tinitignan lang nila yung, kasi guwapo, kasi maganda. What a shame. Diba? What a shame sa buong mundo kung ganyan. Alam po ba ninyo, kaya dahil sa ganyang pag-uugali, maraming madideceive ang Antichrist. Kasi I believe ang Antichrist magandang lalaki siya. Gwapo siya. Kasi gwapo ko rin siguro. Diba? Pero alam po ba ninyo, dahil doon, madideceive niya ang mundo. Totoo po yan. Isa ang gagamitin niya yung charm niya. Kaya sabi naman po ng Bible sa Kawikaan, charm is deceitful. Lumilipas yan. Hindi yan nananatili. Okay? Kita po ninyo, kaya yung iba, nagwo-worship na sa mga artista, sa mga singers. Ako, I love singers. I love actors. I love actresses na magagaling umarte kasi okay naman. Kasi pag manonood ako ng pelikula, gusto ko naman magagaling yung pinapanood ko, di ba? But, yung idol, iidolin sila? No way. Never in a million years. Dahil ako, hindi ko ipra-practice yan kasi alam ko ang Biblia, alam ko ang salita ng Diyos, alam ko na ayaw ng Panginoon ng ganun system or sistema. Di ba? Then, di ba parang proud na proud ko? Idol ko si ganyan. Idol ko yung ganun. Yan. Yan ang gagamitin ng Antichrist para susi. Tandaan po ninyo yan. Okay? So tayo, bilang mga Kristiyano, alam po natin ang mga katotohanan na ito. Let us focus on Jesus. Jesus Christ. Wala nang iba. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Hindi niya inireveal ang kanyang muka. Hindi niya inireveal kung anong kanyang itsura. Pero, siyempre, sabi naman ng iba, alam niyo po ba, karamihan nagtatanong sa akin nung kami nagba-Bible study, ano po ba kuya ang itsura ni Jesus Christ?
Ang sabi ko sa kanya, Kristiyano ka na ba? Opo, tinanggap ko na po siya. O magsalamin ka, iho ako. Yun si Jesus Christ. Yes, kung Kristiyano ka na, magsalamin ka. Yan ang mukha ni Jesus Christ. Amen? Yes. Kasi hindi naman niya in-reveal yung kanyang physical appearance. Kasi ang physical appearance, walang kwenta yan. Amen? Kaya si Jesus Christ, hindi niya in-reveal kung anong itsura niya sa Bible. Hindi niya sinabi, siya ba ay matangkad? Siya ba ay ganito? Hindi! Ang salita lang niya, ang kanyang in-reveal. Sapagkat yan ang mahalaga. Tama po ba? Okay. Pero syempre, common sense lang naman po. Kung gusto mo makakita, kasi ang I believe, sabi nung mga theologians na magagaling, yung bansang Israel ngayon, hindi na po yan ang pure Israel. Kasi yan, halo-halo na eh, di ba? Noong AD 70, inom muna akong kape, wala pala akong kape, tapos na. Noong AD 70, nag-scatter po ang bansang Israel sa iba't ibang bahagi ng world, ng mundo. So, noong 1948, nung ipinanganak sila bilang isang nasyon, uli, nation, no? They were being born as a nation again, once more, in 1948, na ito po maganda, Pilipinas daw po ang talagang pinaka-tiebreaker tayo. Amen? So, Pilipinas talaga merong thank you, Jesus, no? Alam po ba ninyo yun? O hindi? Oh, now you know. Diba? Sa mga bumoto, Pilipinas ng tiebreaker tayo, tiebreak natin, kaya tayo po ang talagang nag-ano sa Israel para maging bansa sila uli. Hindi po ba? Narinig ko lang po yan doon sa documentary ni Lucy Cruz Valdez. Paborito ko po yan, Ang Katapusan. TV5. I-type po niya sa YouTube. Inuulit-ulit ko po yan. Yan ang panoorin niyo. Okay. So, ba, ano ba yung sinasabi ko? Ayan, sa Israel po, no? Hindi na po yan ang puro ng mga Israeli kasi may mga lahi na po iba-iba na. Kung gusto mo makita ng pure Israeli, tumingin ka sa mga Arabo. Kasi ganyan ang itsura ng mga pure na Hudyo tungkol sa mga Arabo. Ganon sa mga taga-Saudi, ganyan po, taga-Middle East na pure. Walang halong Western, no? Ganyan. So ang mga, di ba mga Arabo, ang gwapo? Yan. So si Jesus Christ, gwapo rin. Pero, I mean, sa Biblia, hindi niya binibigyan ng diin yung kanyang kagwapuhan o kanyang itsura. At nung nagkatawang tao siya, hindi pa uso ang camera kasi ang mga tao mahilig sumamba sa larawan. Kaya yung larawan ng halimaw sa huling panahon, kanila po itong gagawin sa pamamagitan ng false prophet, sasambahin niya ng buong mundo. It's so sad. Ganyan ng tao. Tingnan mo rito sa social media, maraming views. Maraming ano, kasi gwapo eh, kasi maganda eh. Diba? Ganun ang mundo. Well, kung Kristiyano kang vlogger, huwag kang makisabay sa mga yan sapagkat iba po tayo sa kanila. Iba tayo sa kanila. Tayo nandito para kay Jesus. Kasi nakita ko, may ibang Kristiyano sabi sa akin, bakit ang konti ng views ko sabi sa akin? No, hindi eh. Iba tayo. We are not of this world. Yes, we are in this world, but we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. We belong to Jesus. At pag alam po ninyo ang basic na katotohanan na ito, very freeing, super duper nakakapagpalaya pong talaga. It's only a matter of you knowing who you really are in Christ Jesus. At asahan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya kahit nandito ka pa sa mundong ibabaw na ito. Iba tayo. Hindi tayo katulad nila. We belong to Jesus. They belong to the world. The world listens to them. The world is looking for them because they belong to the world. Tayo, hindi. We belong to Jesus. So, you subscribe in this channel, ha? Because you belong to Jesus, I believe that you will subscribe
in this channel. Sapagkat sa channel na ito, walang ibang maililip, walang ibang maitataas, kundi si Jesus lamang. Okay? At lagi po nating tatandaan, hindi tayo taga-mundo, nandito tayo sa mundo, but hindi tayo belong sa mundong ito. And as always, Jesus truly loves us all.